Sa videong ito, magbibigay ako ng ilang tips lalo na sa mga baguhan at nag-aaral pa lang mag-drive ng manual na sasakyan para mas madali mo itong matutunan at maging kampante na kaya mo mag-drive sa kahit anong sitwasyon. Palagi kong sinasabi ng isang kagandahan ng pagmamaneho ng mga manual ng sakyan bukod sa mas masaya itong i-drive ay mas kontrolado mo ang takbo na gusto mo at mas madali mo itong magagawa kumpara sa mga automatic cars dahil mano-mano ang paglilipat-lipat ng mga gears nito. Medyo mas mahirap lang ito simula pero habang tumatagal at nakakasanay mo ng gamitan ng cambio at mga pedals lalo na ang clutch, mas madali na itong matututunan. At kapag marunong ka na mag-drive ng manual, napakadali na lang aralin ang mga automatic na sakyan. Para sa mga wala pang idea kung paano mag-drive, mas makakabuti kung panoorin mo muna yung ginawa kong videos tungkol sa iba't ibang bahagi ng sakyan lalo na yung mga ginagamit sa pagmamaneho para mas madali mo itong maintindihan kung para saan ginagamit, saka mo yung sunod yung tungkol sa kung paano magmaneho ng mga manual na sakyan. At dahil gagamitin mo ang parehong mga kamay at mga paa kapag magmamaneho ng manual, maaaring mangalay ang mga ito lalo na kapag sa matagal ng biyahe. Kaya para maiwasan ito, ang pinakaunang dapat gawin ay adjust ang lahat ng kailangan hanggang sa maging komportable na ang iyong driving position. Ang unang i-adjust ay ang upuan. Huwag masyadong malapit pero huwag rin masyadong malayo para hindi mangalay ang mga paa at tuhod. Sunod ay adjust naman ang sandalan para hindi sumakit ang inyong likod at ang manibela naman para mas madali ang pag-ikot ito kapag liligo. Ang isa pang ina-adjust bago simulan ang mismong pagmamaneho ay ang mga salamin para mas makita mo ng maayos ang mga nasa likuran. Ang isa sa pinakamahirap lalo na sa mga nagsisimula palang mag-drive ng manual ay ang pagpaarangkada. Ito ay dahil kapag hindi mo natimpla ng maayos ang clutch at ang accelerator ay mamamatay ang makina ng sakyan. Kaya kung gusto mong mas madali itong makuha ay kailangan na tamang posisyon ng iyong mga paa at tama rin ang pag-apak sa mga pedals. Ang isa pang kailangan sa mga nag-aaral magmaneho ay dapat na masanin ang gamitin ng komportabling sapatos at mas mainam kung magaan lang ito. Kapag gaapakan ng clutch pedal, kailangan ay maitulak ito ng sagad ng kaliwang paa. Kaya para hindi ito basta-basta mangangalay, subukan mo munang ilagay ang paa sa sahig at sunod ay angat ang sakong. Kung anong bahagi ng paa ang tumatama sa sahig, iyon rin ang dapat na sa clutch kapag aapakan mo ito. Pero sa mismong pag-apak, kailangan magmula sa tudang pwersa para maitulak mo ito hanggang dulo. Para naman sa kanang paa, dalawang pedals ang kailangan apakan ito, ang brake pedal at ang accelerator. Pero di tulad ng sa clutch, mas madali ang paraan ng pag-apak sa mga ito kaya mas madali rin kung ipapresa mo na lang paa sa pagitan ng dalawang pedals o kaya sa tapat ng brake depende sa kung saan ka mas komportable dahil hindi mo na kailangan ingat ang buong paa sa paglilipat-lipat. Ang isa pang madaling paraan para mas masanay ka sa pagkontrol ng pagtimpla ng clutch at brake pedal sa pagpaarangkada, gawin mo ito sa mga speed bumps ng pabalik-balik. At kung gusto mong mas madaling matutunan ng clutch control, pwede mong panoorin yung ginawa kong video tungkol dito. Ang isa pang importanteng matutunan sa pagdadrive ng manual ay siyempre ang pag-change gear depende sa bilis o bagal ng takbo ng sakyan. Habang bumibilis ang takbo nito ay kasabay ring tataas ang revolution per minute ng makina. At kapag umabot na ito sa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 RPM, pwede mo nang ilipat ang cambio sa mas mataas na gear. Pero hindi naman kailangan na palaging tumingin sa tachometer sa lahat ng pagkakataon lalo na kapag nagmamaneho. Kaya kailangan ay matutunan mo ito sa pamamagitan lang ng pagpakiramdam sa takbo ng sakyan at sa tunog ng makina. Habang mas bumibilis ang takbo ng sakyan ay mas lalakas rin ang tunog ng makina. Kaya kapag nararamdaman mo na meron itong sapat na bilis, ibig sabihin ay pwede mo na itong ilipat sa sunod na gear. Pero depende sa sitwasyon, pwede naman na ibabad mo muna ito sa kasalukuyang gear at i-maximize ang RPM nito para sa agarang hatak ng sakyan katulad ng kapag sa pag-overtake. Pero wag na wag itong hayaang umabot ang RPM sa red line nito sa tachometer
Dahil maaari itong magsanin ng pag-overheat at kapag palagi itong nangyayari, maaari itong mauwi sa tuloy ang pagkasira ng makina. At kung gusto mong matutunan ang iba pa tungkol sa kambyo, meron na rin akong ginawang video tungkol dito. Bukod sa paglilipat-lipat papunta sa mas mataas na gear, kailangan na matutunan nyo rin ang pagtansya ng takbo ng sakyan para alam nyo kung saan ipapasok ang kambyo kapag mas bumabagal na ito. Matapos na makapag-menor at gusto mo na magpatuloy sa pagpatakbo ng sakyan, ito ang pwede mong gawing guide sa paglipat sa mas mababang gear. Kapag mas mababa na ito sa 10 km per hour, ibalik mo na ito sa primera. Pero kapag nasa pagitan ito ng 10 hanggang 20 km per hour, pwede mong gamitin ang segunda. At kapag nasa pagitan naman ito ng 20 hanggang 35 km per hour, pwede mong ipasok sa tersera ang kambyo. Ilipat naman ito sa kwarta kapag nasa pagitan ng 35 to 50 km per hour pa, pero kapag mas mataas pa ito sa 50 kph, pwedeng wag mo na itong galawin sa kinta. Sa pag-menor naman, marami ang nagtatanong kung alin ang mas unang dapat tapakan, kung ang preno o ang clutch. Kapag mula sa mabilis na patakbo at kailangan mo agad na makapag-menor, una munang apakan ang preno at huwag rin munang ilipat ang kambyo sa kasalukuyan nitong kinalalagyan para makatulong ang makina sa pagpabagal nito o ang tinatawag na engine brake. Pero kapag mas bumagal na ito at kontrolado na ang takbo ng sakyan, pwede mo na rin isunod ang clutch para ilipat ang kambyo sa mas mababang gear. Pero kapag halimbawa sa mabagal na trapiko at tumatakbo lang ang sakyan sa di tataas sa 10 km per hour, pwede mo nang pagsabay ng dalawang pedals para mas bumagal pang takbo nang hindi namamatay ang makina. At kapag sa tingin mo ay hindi gagalaw ang mga sakyan ng mahigit 30 segundo lalo na sa mga merong traffic lights, ilagay mo muna ang kambyo sa neutral at gamitin ang parking brake para makapagpahinga rin ang iyong mga paa. Sa paghawak naman sa manibela, importante na palaging ginagamit ang dalawang kamay hanggat maaari para mas kontrolado mo ang direksyon ng sakyan. Pero dahil kailangan mo rin ilipat-lipat ang kanang kamay sa kambyo, kailangan na masanay ka rin na hawakan ang manibela gamit lamang ang kaliwang kamay, lalo na kapag lumiliko. Kung iaalin tulad ang manibela sa isang orasan, ang tamang paghawak nito gamit ang dalawang kamay ay sa 9 o'clock at 3 o'clock o kaya naman sa 10 at sa 2. Pero kapag ililipat ko ang kambyo at alam kong matataw nito kasabay ng pagliko, ilinilipat ko muna sa 11 o 12 o'clock ang kaliwang kamay bago bitawan ng kanan para magkambyo para maging mas madali ang pagliko gamit ang isang kamay lang. Kapag sa mga paakyat at pababang kalsada naman ang iyong dadaanan, kailangan ay gamitin mo ang mas mababang gears katulad ng segunda at primera, depende sa kung gaano katarik ang daan. At sa mga paakyat na kalsada naman na merong stop and go na traffic, bukod sa mga pedals ay kailangan mo rin gamitin ang handbrake o ang parking brake. Para makaabante paakyat, matapos na ilagay ang kambyo sa primera, diinan muna ng bagya ang accelerator habang nakaapak pa rin ang kaliwang paa sa clutch at naka-engage pa rin ang parking brake para mas tumaas ang RPM ng makina. At kapag sa tingin mo ay handa na ang sakyan, mas diinan pa ang accelerator habang inire-release ang clutch at kasabay na baba ang parking brake para tuloy na itong umarangkada. Meron pang ibang paraan ng pagmamaneho sa mga paakyat depende sa kung gaano katrik ang daan, kaya kung gusto mo itong matutunan, pwede mo rin panoorin yung ginawa kong video tungkol dito. Bukod sa paggamit sa parking brake ay pwede mo munang ilipat ang kambyo sa primera kapag sa paakyat na kalsada at sa reverse naman kapag sa pababa para makatulong ito sa handbrake at hindi basta-basta gagalaw ang sakyan. At habang nagsisimula pa lang mag-aral magmaneho ng manual, kailangan ay malaman mo rin muna ang ilang paraan ng pag-drive na maaari mong magawa na meron palang masamang epekto sa transmission at iba pang bahagi ng sakyan. At para sa panghuling tip, huwag na huwag sumuko na aralin ang pagmamaneho ng manual dahil lahat naman ng drivers ay dumaan sa ganyan. Ilan lamang ito sa mahalagang bagay na dapat mong malaman kapag magmamaneho ng manual na sakyan. Kung meron kang bagong natutunan sa videong ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. At para naman sa inyong mga request at suggestion na topic na gusto nyo rin paggawa ng ganitong video, mag-comment lang sa ibaba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like ang ating Facebook page
para hindi mo palagpas ang alinman sa mga susunod kong i-upload na mga video tungkol sa mga sakyan at mas ligtas na pagmamaneho na siguradong makakatulong sa'yo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.